Tandaan nyo to, importante rin to. Kailangan natin mag-quit ng smoking o yung paninigarilyo. So, yung paninigarilyo, yung pag-smoke, guys, kailangan natin i-quit yun. Okay, bakit natin kailangan i-quit yung pag-smoking? Hi guys, Arjo Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video to, bibigyan ko kayo ng mga tips at saka advice kung paano maiwasan yung backache o yung sakit sa likod natin, okay? Yung mga cause kung saan natin nakukuha yung backache or kung bago pa tayo magkaroon ng backache, kung kahit sabihin mong mild lang yan or wala pa kayong backache, kailangan maiwasan natin yun kasi once na nagkaroon tayo ng backache or back injury, malalang injury yon or malaking injury yon, paapektuhan lahat ng activities natin, okay? Kasi tandaan nyo, yung back natin o yung spinal cord natin, ayun yung nagko-control mostly sa buong katawan natin. So kailangan mapanood nyo itong video kasi mula ngayon hanggang matapos para maiwasan nyo lahat yung backache at saka para magkaroon tayo ng healthy back. Okay? Pero bago ko umpisahan itong video, kung bago po kayo ito sa YouTube channel, ito na naman ulitin ko ah. Pero bago ko umpisahan itong video, kung bago po kayo ito sa YouTube channel ko, ni-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. Nag-upload din po ako ng video once a week or every Friday, guys. Okay? Tandaan nyo ah, every Friday na ako nag-upload ng video, guys. So, every Friday, punta kayo sa YouTube channel ko. Makikita nyo yung mga latest or updated video ko, okay? Kung ma-miss nyo man yun, kailangan nyo i-click yung notification button or yung bell button dun po sa baba ng video para once na nag-upload ako ng video, eh malo-notified pa rin kayo. Gusto ko rin po sana i-clarify na hindi po ako doktor, hindi po ako nutritionist or dietitian, at higit sa lahat, hindi rin po ako professional bodybuilder. Pero meron po at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yun at saka experience, i-share ko po yun sa inyo dito sa YouTube channel ko para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din o yung fitness body nyo din. Okay? So, umpisahan na po natin itong video. Yung unang advice or yung tips na sasabihin ko dito, eh kailangan meron tayong proper exercise. Okay? Yung proper exercise, sasabihin ko dito yung mga iba't ibang klase ng exercise para makatulong lumakas yung likod natin, hindi lang para lumakas yung likod natin, para maiwasan natin yung backache, okay? Kasi tandaan nyo, kung mahina yung likod natin, eh ang tendency niyan, or yung purpose niyan, kapag may ginagawa tayo, tapos pag nagbuhat tayo ng isang bagay, hindi lang sa gym, or sa everyday lifestyle natin, kunyari may binubuhat tayo, nagkamali tayo ng buhat, tapos yung likod natin, mahina pa, eh yung nagkukos yun ng back problem. So, bibigyan ko kayo ng mga exercises din dito, para doon, okay? Yung unang exercise, sasabihin ko dito, ang kailangan nyong i-train or yung number one na kailangan nyong i-train yung core nyo, okay? Yung core or yung abs. Yung core, ayun yung part ng abs. Iba yung core saka abs, okay? Yung abs, ayun yung nasa gitna ng chan natin. Yung core naman, ayun yung nakapaligid naman sa abs natin para yung nagsusupport sa likod natin, okay? Kung meron tayong malakas na core, meron din tayong malakas na likod, okay? Tandaan nyo yan, ha? Kasi importante yung number one yun para maiwasan natin yung backache. May mga ginawa kung mga core exercises or yung abs exercises, kailangan mapanood nyo itong video. Ito na naman, dito sa taas or dito. Basta kay bilog na button na yun, lumalabas yun. Pag lumabas yun, i-click nyo yun guys para may idea kayo kung paano i-train yung core at saka yung abs natin. Okay, makakatulong kasi yun. Promise, hindi ako nagsisinungaling dito or walang talk shit. Sorry, language ko. Pero totoo yun. Lahat ng sinasabi ko dito, na-experience ko na ito noon. So, lahat to nag-work sa akin. Kaya, i-share ko sa inyo. Okay? So, kailangan magawa nyo yung mga abs exercises. Makakatulong yun yung number one exercise. Pangalawang exercise, kailangan i-train natin yung lower back natin katulad ng deadlift. Kung hindi nyo alam yung deadlift, ano ba yung deadlift? Meron ulit akong ginawang video para doon. So, kung gusto nyo mapanood yun, i-click nyo na naman itong video dito sa taas or dito. Sorry guys, kasi nalilito kasi ako eh. Basta lumalabas yung bilog na boto. Pag lumabas na yung bilog na boto na yun, yung mahabang yun, i-click nyo agad yun para mapanood nyo naman kung paano mag-deadlift. Kasi, i-explain ko lang saglit or i-explain ko lang ng konti kung ano ba ang purpose ng deadlift. Yung deadlift kasi, una sa lahat, ay yung tinatawag na compound exercises para sa back. Mainly sa back, okay? Kasi may mga compound exercises para sa chest, para sa legs, para sa shoulder. Marami kasing mga compound exercises, pero
itong compound exercises na to para sa back, mainly para to sa lower back, okay? Kailangan lumakas yung lower back natin para kapag nagbuhat tayo ng kung ano-ano, hindi lang sa gym, para sa lifestyle din natin, eh makakatulong para lumakas yung back natin. Tandaan nyo na yun yung pangalawang exercise na kailangan nyo gawin. Okay, yung pangatlong exercise o yung last exercise na isasuggest ko dito or advice ko sa inyo, kailangan i-workout natin or i-stretch natin yung hamstring natin. Kung hindi nyo alam yung hamstring nakalagay yon sa ilalim ng puwet natin. Okay? Yung muscle natin sa ilalim ng puwet natin, yung dalawang muscle natin sa likod or sa likod ng paa natin, yung muscle na yon ay yun yung hamstring. Okay? Kailangan natin i-stretch yon, at the same time, meron din tayong mga exercises. Sa next video ko, gagawa ko ng mga exercises para doon lang. Okay? Pero dito, magpo-focus muna ako para maiwasan yung back ache. Kasi malilito kayo pag pinagsama-sama ko na yun eh. Diba? So, yun yung mga exercises. Guys, ha, tandaan nyo yung mga exercises na yun, makakatulong yun. Tapos, pangalawang tip ko naman o pangalawang advice ko naman, kailangan yung kinakain natin. Yung kinakain natin, tama ba yung kinakain natin? Kailangan kumakain tayo palagi ng mga tamang pagkain. Ano ba yung mga tamang pagkain? Ito, bibigyan ko kayo ng mga example ulit, ha. Yung unang pagkain na kailangan nyo kainin, kailangan mataas sa fiber. Okay? Mataas sa fiber. Bakit mataas sa fiber? Kasi yung fiber, nagsusupport yun or nagbibigay yun ng magandang nutrient para sa mga bones natin or joints natin. Isipin mo na lang yung spinal cord natin sa likod. Diba? Diba puro buto yun? So, kung yung mga butong yun, weak yun, walang nagsusupport, wala kang kinakain na enough fiber o yung mga vegetables, eh, ang mangyayari niyan, yung spinal cord natin o yung buto natin sa likod, eh, magiging weak. Diba? Parang manghihina yun, parang magkakarak-karak-karak-karak. Crack lang. Pagka-crack yun, tapos ang mangyayari niyan, once na may ginawa tayo o nagbuhat tayo ng maling pagbuhat, eh ang mangyayari niyan, diba, biglang, may tumunog sa likod ko. Diba, ganun yung nangyayari? Biglang may sumakit, diba? Para maiwasan yun, kailangan kumain tayo ng enough fiber. Maraming vegetables. Yung vegetables, yun yung number one na mataas sa fiber. Tandaan nyo yung proper na pagkakain. Okay, pangalawang pagkain naman, sabihin ko dito, kailangan kumakain tayo ng enough protein. Yung mga protein, marami rin akong in-explain sa lahat ng video ko. Mostly yung mga sinasabi ko lagi sa mga video, kailangan kumakain tayo ng enough protein. Okay? Yung mga protein para dito, mataas siya kailangan sa omega 3 katulad ng salmon. Yung salmon mataas yun sa omega 3. Yung mga isda, meat ng mga isda, matataas yun katulad ng sardines. Okay? Yung mga sardinas mataas yung sa omega 3 katulad ng tuna. Okay? Yun, mataas din yun sa omega 3 at the same time, mataas din yun sa protein. Okay? Kasi yung omega 3 kasi yung omega 3 magandang role yun para sa katawan natin, para sa joints natin. Okay, nagsusupport din siya para ma-maintain natin yung healthy joints or healthy bones natin sa katawan. Okay, makakatulong din yun. Lastly naman, kailangan kumakain tayo ng enough carbohydrates. Kung hindi nyo po alam yung ibig sabihin ng carbohydrates, ito yung mga makikita sa kanin, sa rice, di ba? Rice is life, di ba? Kain tayo ng rice, na enough rice para mag-support yun, para magkaroon din tayo ng energy at the same times kasi kasi yung rice nagbibigay yun ng energy sa katawan natin. Kapag meron tayong enough energy, pag may ginagawa tayong mga activity, di ba makakatulong yun? Kung wala tayong energy, ang mangyayari niya, manghihina tayo. Kapag nanghina tayo, once na may ginawa tayong activity sa katawan natin or lifestyle natin, eh ang pwede mangyari niya, magsasuffer niyan yung likod natin, di ba? Make sense? Kung make sense, comment kayo sa baba. Yan, comment lang kayo dyan. Comment kayo kung tama tong mga sinasabi ko or kung nakakatulong man ako. Okay? Yung another tip or pangatlong tip or advice ko sa inyo, kailangan yung posture. Ano ba yung posture? Yung posture natin, kung nakaupo tayo, kailangan tama yung pag-upo natin. Ngayon, nakaupo ako ngayon dito sa upuan ko. Kailangan hindi ka naka-curve or tatagilid ako guys ha, para makita nyo ha. Hindi ako nakaganyan. Diba? Nag-gets nyo? Gagito pa lang, sumasakit na yung likod ko eh. Napifeel ko na eh. Tapos hindi rin naman ako naka-over. Art, nakaganito. Diba? Pag nakaganito naman ako, feel ko na i-stretch naman yung sobrang likod ko. Ang gagawin ko naman, naka-neutral lang ako. Okay? Yan, neutral. Diba? Hindi ako naka-over arc, hindi rin ako naka-curve. So, neutral lang.
Diba? So, kumbaga, nafe-feel ko yung core ko or yung abs ko, nandito ha, nafe-feel ko ha, gumagana siya habang nakaupo ako. Okay? Nafe-feel ko hindi yung lower back ko nakalagay lahat ng pressure dun. Okay? Tandaan nyo to. Yung posture natin, importante talaga to kasi makakatulong to, especially kung nagtatrabaho kayo or palagi kayo nasa computer or yung job nyo, desk job or computer job. Diba? Palagi kayo nakaupo. Minsan, pag nag-computer kayo, nakagaya kayo. Nakagaya na kayo. Gagal na kayo. Diba? So, kailangan, alam yon, straight yung katawan nyo. Kailangan yung posture nyo tama. Diba? Hindi mali. Kasi, once na gagawin mo yun, araw-araw, tapos, ang mangyayari nyan, eh, yung posture mo mali, hindi pa tama. Isipin mo, in 1 year, 2 years, puro ganun. Ganun ka na lang after 5 years, diba? Oh, no! Isipin mo na lang yung ginagawa mo. So, kailangan, kung nasa computer ka, ang suggestion ko, advice ko, every 15 minutes, mag-break ka, mag-stretch ka. Magbibigay ako naman ako ng mga iba't ibang klase mga stretches para doon after ng next video ko. Okay? So, kailangan mag-subscribe muna kayo dito para updated kayo sa mga latest video ko. Okay? Tandaan nyo yan, yung posture ha. Additional information about sa posture naman, kailangan yung posture natin kapag natutulog tayo, ang recommended ko, kailangan nakatagilid kayo. Nakatagilid kayo, tapos may unay yung dalawang paa nyo. Yayakapin nyo yung unan. Tagilid, okay? Kung wala man kayong kayakap na partner, pwede na yung unan. Okay? Hindi ako humuhugot kayo sa... So, yung unan, makakatulong yon kasi magbibigay yon sa likod natin or sa spinal cord natin ng relaxation. Ginagawa ko to palagi pag bago ako matulog. Lagi akong may unan sa gilid ko. Hindi dahil wala akong partner. Okay? Hindi. Dahil sa makakatulong yun, kapag nakatagilid ako, matulog, pagkagising ko sa umaga, kumbaga yung spinal cord ko, naka-rest siya ng proper. Kasi minsan na-experience ko, kapag natulog ako ng straight lang, kung yung kama natin o yung bed natin, eh, hindi pa maganda yung foam o yung mattress, eh, ang mangyayari niyan, yung likod natin, hindi rin naka-proper align. Kung nakatagilid tayo, imagine mo na lang, nakatagilid tayo, tapos may hawak tayong unan sa dalawang paa natin, eh, ang mangyayari niyan, yung spinal cord natin o yung likod natin, nare-relax siya at the same time, hindi siya naka-overstretch dahil sa hindi magandang foam or mattress, okay? Makakatulong yun. Try nyo yun next time. So, kung matry nyo man yun and mag-work, comment nyo dito and shout out nyo ako, okay? Para malaman ko na nag-work to. Last tip at saka last advice, guys. Tandaan nyo to, importante rin to. Kailangan natin mag-quit ng smoking o yung paninigarilyo. So, yung paninigarilyo, yung pag-smoke, guys, kailangan natin i-quit yun. Okay? Bakit natin kailangan i-quit yung pag-smoking? Kasi, ganito, una sa lahat, yung pag-smoke natin, nakaka-affect yon sa lungs natin. Yung lungs natin, nakadikit yon sa mostly sa likod natin. Okay? Yung lungs natin, kung affected yon, ang mangyayari niyan, ang magka-suffer niyan, hindi lang yung lungs, kung ano pa yung naka-surround doon. Which is, kung ano pa yung naka-surround doon, isa na doon yung likod natin. Okay? So, kung malakas tayong mag-smoke, malakas tayong manigarilyo, ang mangyayari niyan, yung lungs natin, magsuffer, pati na rin yung likod natin, kasi nakadikit siya sa likod natin eh. Diba? Imagine mo na lang kung nasan yung lungs, diba? Nasa gitna siya, pero yung gitnang yun, nakadikit doon yung likod natin. So, kung mag-smoke tayo ng marami, maiapektuhan yung lungs natin, ang mangyayari niyan, hindi maganda, tapos syempre yung lungs natin nakadikit sa likod, yung likod natin maapektuhan, di ba? So kailangan i-quit yung smoking. Okay? Hindi naman natin kailangan i-quit agad-agad eh. Okay? Dahan-dahan lang hanggang ma-quit natin. Kung hindi natin kayang i-quit ng agad-agad lang, ay ang gagawin natin eh dahan-dahan. Ganun yung process noon. Okay? Kung hindi natin kayang i-quit ng mabilisan, dahan-dahan lang. Okay lang hanggang ma-quit niyo siya. Kahit mag-take kayo ng 6 months to 1 year, basta ma-quit nyo siya, pinapromise ko sa inyo, makakatulog yun para ma-avoid natin yung back injury. Okay? So, ito po muna yung video ko ngayon, guys. Sana po itong video ko nakatulong sa inyo. Kung nakatulong itong video ko sa inyo, sana po i-share nyo po itong video ko sa lahat ng mga may backache, hindi lang sa mga may backache, para na rin sa mga taong gustong maiwasan yung mga backache. Kasi una sa lahat, pag magkaroon tayo ng backache, mahirap yon. So, kailangan natin iwasan lahat yon. Okay? Ulitin ko lang po, kung bago po kayo ito sa YouTube channel ko, ini-invite ko po ulit kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. At saka, nag-a-upload din po ulit ako ng video every week or every Friday. Tandaan nyo guys, ha, every Friday punta lang kayo sa YouTube channel ko and i-click nyo lang yung bagong video ko or updated video ko para makita nyo yung latest video natin. Okay? Kung ma-miss nyo man yung video ko, kailangan nyo pong i-click yung notification button or yung bell button dun po sa baba nitong video para once nag-upload ako ng bagong video, eh, manonotified po kayo. At saka, para makita nyo rin ako every week.
Diba? So, thank you for watching, guys. Kita-kits ulit tayo next week para sa bago kong video. Okay? I'm out for today. Peace.